Hello guys! So ayun, nandito na naman po tayo sa aking YouTube channel. Nandito na naman tayo sa aking screen recording. So search nyo lang po yung passport appointment. And then, ayan po ang lalabas. So nasa inyo po dyan, kung anong pipiliin nyo dyan is parehas lang po yan. Ako po is ito ang pinipindot ko. Then click lang po natin itong link na to. Tapos dito, ayan, basahin nyo yan. Mag-a-appear po yan. Click nyo yung OK. Dito sa baba, ayan na reminder. Click lang natin dito. Tapos, start individual kung individual. And then, group naman is kung group appointment po yan. So, ayun nga po, dito po sa site, click nyo lang po itong please select a site. For example po is sa DFA Asiana po tayo. Hanapin lang po natin siya. Then, ayan, click natin. Tapos, proceed po tayo dito sa baba. Click nyo po dito sa I confirm that I have read, understood, and agreed to the above condition. So, syempre, kailangan nyo po basahin yung nasa above. Ito yung notice. So, ayun. Then, click natin yan dyan. Tapos, click natin ang next. Dito, ganito po ang lalabas. As you can see, may makikita po kayong mga nakakulay green. So, ibig sabihin po, pag nakakulay green is available. And pag nakakulay red naman is fully booked. So, pag ganitong nakakulay green, ayan, pipili lang po kayo ng gusto nyong schedule kung kailan nyo gusto pumunta sa DFA site. For example, is dito tayo sa 2. Click nyo lang siya. Then, lalabas dyan. So, dito sa baba, sa time, ito yung mga oras kung kailan nyo gusto pumunta doon. For example, dito is, ayan, mga fully book na yung alas 8 hanggang alas 12. So, ang maraming available slot is hanggang alas 12 to alauna. Tapos, dito sa 14 to 15, 15 to 16. So, ang gagawin nyo po kung may napili na kayong time, click nyo lang po ito. For example, this one, click nyo lang siya. Then, I'm not a robot. Antayin lang po natin dyan kasi may lalabas po dyan na mga image katulad yan. Ayan. Kailangan nyo lang i-check yung tractors na nakikita nyo. So, for example yan. Then, click nyo po yung verify. Tapos, click next. Dito po may nakalagay note or warning. Ayan. Ensure that all details in the name, first name, middle name, and last name and date of birth fields are correct. So, ibig sabihin po is make sure siguraduhin yung tama ang ilalagay yung first name, middle name, and last name at ang inyong birth date. So, ibig sabihin, yung mga yan ay hindi na kukorek sa DFA site. Hindi po siya napapalitan doon sa DFA site. So, kung ako po sa inyo, make sure double check na tama po ang pagkalagay nyo dyan. Sa first name, middle name, last name, and birth date. Kasi yung pong mga yan ay talagang mahigpit sa DFA site. May mga DFA site po na sobrang stricto. Hindi po sila tumatanggap ng correction form when it comes to yung mali nyo is first name, middle name, last name, and date of birth. Kasi hindi po talaga siya nakokorek doon sa DFA site. Maliban na lang po kung ang DFA site na napuntahan nyo is hindi ganun ka-stricto. Tatanggapin yan at sila na ang bahalang mag-correct nyan. Pero kung ako sa inyo, make sure double check kung tama bago nyo i-proceed. Kasi is, yun nga, mas maigi pa rin yung sure ka na wala kang mali. Kesa na hindi ka sure, tapos pagdating mo dun is masasayang lang. Yung time, pamasahe, lahat. So, ayun, make sure na tama dyan. So, proceed na tayo sa baba. Click nyo lang to dito sa I agree, malinaw sa akin. Din dito, ayan, kailangan nyo lang po siyang fill upan sa mobile number, email address, confirm email address. Ulitin nyo lang po dito yung email address na nilagay nyo dito. Ulitin nyo dito sa confirm. O, diba, paulit-ulit. Tapos dito sa last name, apelyedo nyo, given name, pangalan nyo, middle name, at ang middle name nyo. Tapos dito sa date of birth, ayan ha, make sure na tama yan. Tapos dito sa gender, kung male or female ka. Tapos dito sa civil status, ayan, click nyo yan. So, click nyo dyan kung saan kayo dyan nabibilang. Then, dito sa birth legitimacy, kung ayan, kung legitimate or illegitimate. Tapos, dito kung saan kayo pinanganak. So, ayan, mag-fill up po muna tayo bago tayo mag-proceed. So, ayan, kung tapos na po siya fill upan, click lang natin yung next.
Then, dito naman po is kailangan natin ilagay yung father's information. Ayan, yung apelyido ng tatay nyo, pangalan ng tatay nyo, middle name ng tatay nyo. Dito naman po sa mother's information, maiden last name. So, ibig sabihin po is apelyido ng nanay nyo nung pagkadalaga. Nung hindi pa sila kasal ng tatay nyo, ilagay nyo po dyan yung last name, given name, and maiden middle name. Then, click nyo po yung next pagkatapos. Then, dito naman, ayan, note. Please bring your proof of Philippine citizenship by election, ganyan-ganyan. Click nyo po dito sa application type. Yan, kung bago, renewal, or lost. Then, basis of Philippine citizenship. Nabubulin na ako. So, click nyo lang po yan. Birth. Tapos, kung foreign passport holder, yes. At kung hindi naman, I know. Tapos, dito sa emergency contact person, lagay lang natin yung ating emergency contact person dyan. Then, click na natin yung next. So, ayan. Dito is kailangan natin ilagay ang ating current address. Kasi, kailangan yan. So, make sure na tama ulit yung ilalagay niyong current address niyo or yung address na tinitirhan niyo ngayon. So, ayun, pagkatapos niyong fill up dyan, click lang natin yung next. Then, dito naman po sa individual appointment information review. So, ibig sabihin, kailangan niyo i-review yung inyong appointment. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na i-check niyo muna bago kayo mag-proceed. Kung may nakita po kayong mali sa mga nilagyan nyo or mali sa mga fill upan nyo is pwede nyo po siyang ulitin. So, ayun, wag nyo po i-proceed kung alam nyo may mali para hindi po kayo magka-problema. So, double check po. Ayan o, kung may mali po kayo, pwede nyo siyang i-click yung edit. Ayan. Then, dito naman sa baba, ayan, nakalagay your selected appointment schedule. Ayan, nakalagay dyan. So, ayun, kailangan nyo pong pindutin yung I'm not a robot kasi may lalabas ulit dyan na mga photo or mga images. I-check nyo lang kung anong yung hinahanap. Tapos, ayan, kung okay na, click nyo na yung confirm. And then dito sa payment, ayan, please choose a processing type. Please choose a payment method. So, kung regular lang or dito sa special processing, ibig sabihin is rush. And then dito naman sa regular is regular lang. So, 950 siya. Ayan, lalabas dyan yung total na babayaran nyo. Tapos dito sa choose a payment method, ayan, credit debit card kung meron kayo, then over the counter. So, pag over the counter po is pwede nyo po siyang bayaran sa GCash, PayMaya, sa mga bayad centers like that. So, click nyo lang siya, then click nyo po yung pay now. Then, kung sure na po kayo, ayan, important advisory, by checking this, I agree that on the date, ganyan, 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 click nyo lang siya. Tapos, click nyo yung okay. Tapos, dito ulit, ayan, may payment confirmation. Please be reminded of the following. So, ayan, basahin nyo lang. Tapos, kung sure kayo, click nyo lang yung I agree, then proceed to payment. Ayan, nakalagay, note, a 50 pesos convenience fee will be added. Please settle over-the-counter payments within 24 hours. Your bank may not be available on weekends and holidays. So, ayan, available lang ang ating reference number only for 24 hours. So, kailangan pag nagsendo sa inyo si DFA ng reference number is bayaran nyo na po. Huwag nyo na pong palagpasin ng 24 hours kasi 24 hours lang po ang binigay nila. So, ayan po, general guidelines. So, ayan. Then, ayan, kung sure na po kayo, click nyo lang po itong proceed. Then, hindi ko na siya ipoproceed kasi hindi naman ito kukuha ng passport tong kapatid ko. Ginawa ko lang example para ipakita sa inyo. So, ayun guys, once na-click nyo yung proceed, is mag-message sa inyo sa email si DFA. Isesend niya yung reference number. So, ipapakita ko sa inyo ang example. So, ayun guys. So, halika, ipapakita ko sa inyo. So, ayan. Ganito ang payment reference. Once na-click nyo yung proceed, mag-message sa inyo si DFA ng inyong reference number. So, ganito ang itsura niya. Ayan, there, ganyan, ganyan. Pangalan nyo, you are receiving this message in connection with your attorney, ganyan. Then, sa baba ang ating reference number. So, ayan ang inyong reference number. Kailangan nyo po siyang bayaran within 24 hours kasi
ano, mag-expired, parang ganun, yung inyong reference number once din nyo po siya bayaran within 24 hours. So, ayun guys, and then once na nabayaran nyo, magsasend ulit sa inyo si DFA ng isang appointment confirmation naman. Yun po is kailangan nyo siyang ipaprint kasi dadalhin nyo po yun sa DFA site na napili nyo. Kailangan po ipakita yon. So, papakita ko po sa inyo yung sample. So, ayan. DFA passport appointment. Dur, ganyan. Ito ang message na manggagaling kay DFA. Ganito ang nakalagay. Good day. You have successfully confirmed your passport appointment booking. Tapos nakalagay dyan ang inyong appointment code number. And then, sa baba is, ayan, next steps. And dito sa pinakababa is may PDF po dyan na isesend sa inyo si DFA. Kailangan nyo po yan kopyahin or ipaprint. Kasi ayun, dadalhin nyo po yan sa DFA site na napili nyo para ipresent po yan. Kasi kung wala po kayo nyan, hindi po kayo aasikasuin sa DFA site. Kasi yan ang number one na kailangan sa DFA site. Yan yung number one na hahanapin sa inyo once nagpunta na po kayo doon for personal appearance. So, ayun guys, sana po is nakatulong po ako sa inyo at may natutunan po kayo dito sa video kong ito. So, ayun po, please don't forget to like and subscribe. Share nyo na rin po kung gusto nyo para sa mga kakilala nyo naman po na gustong malaman kung paano ang magkuha ng slot sa DFA. So, ayun, maraming salamat po sa panunood nyo sa video ko at sana po supportahan nyo ako hanggang dulo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!